Welcome back to my channel. I'm Rachel Tubi, ang inyong Lady Butcher. Kabutcher, kung ikaw ay bago sa aking channel, baka pwede naman paki-like and subscribe. And paki-click na rin yung notification bell para ikaw is ma-notify kung ako ay may bagong video. Princess King, gusto kong malaman na para sa'yo itong aking video. Nabasa ko kasi ang iyong post sa ating group na The Philippine Butcher, The Slasher, nag-post ka, nag-a-ask ka kung ang babae ba is pwede mag-apply as butcher. At kung may chance ka ba, na, or ang babae kung may chance na makapag-abroad. Ang sagot ko is may chance ka, pwedeng-pwede. Dahil ako ka-butcher na Princess King, ako ay isang babae, nag-work sa hypermarket, sa supermarket, sa Monterrey Meat Shop, dyan sa Pilipinas. At nag-try na mag-apply abroad at nabigyan din ng opportunity na magpag-work dito sa Abu Dhabi, sa isang hypermarket at sa butchery section. Kung ikaw is nasa Pilipinas, nag-work ka sa hypermarket and supermarket, bawat company, may apat kasi na company sa bawat shop, or 3, minsan 3 company or 4, yan. Bawat company may isa or dalawa na babae na pwede ma-assign dyan. Ayan. Ang number 1 na trabaho ng babae is gumawa ng paperworks. Ang ano ba yung paperworks na yan? Yung sales report. Yan. Tayong mga babae ang gumagawa ng sales report. At isa din ang babae sa nag-a-assist ng customer at nag-aayos ng display sa ating counter area. At isa pa na ginagawa ng babae sa meat section ang gumawa ng marinated product. Diba mga ka-butcher, alam ko makaka-relate ka kung ikaw is butcher na nag-work sa hypermarket and supermarket, marami tayong marinated. Ano ba yung mga sample ng ginagawa nating marinated? Meron tayong pork tocino. Yan. Meron tayong beef tapa. Meron tayong longganisa, skinless. May iba-ibang flavor yan. May chicken, may beef, may pork. Meron tayong chicken barbecue. Merong barbecue skewered. Yung naka-stick na. Meron tayong pork barbecue, embotido, corned beef, at marami pang iba. Yan ang ginagawa ng mga babae. Kung ikaw is balak mo na mag-apply abroad, may chance ka. Kung ikaw is nandyan sa Pinas, sa hypermarket and supermarket, hindi naman inuobliga ang babae na magtastas or magkalas ng pork carcass at beef carcass. It's up to you. Kung gusto mong matuto, pwede kang makinood kay butcher. Everyday tayong may deliver sa ating shop. Pwede kang tumabi kay butcher habang nagtatasta siya para matuto. At pwede ka ding mag-try. Ayan. Advantage mo kasi yan kung ikaw is may knowledge. Ayan. Advantage yan. Pagdating mo dito, kung ikaw ay mabigyan ng opportunity, hindi ka rin naman inuobliga na magtastas. Dito is maraming klase. Dito is merong mutton. Ayan, mutton. Merong lamb. Merong beef.
merong Indian Bill. Ano ba Indian Bill? Yangkaw. Yun yung yangkaw. Meron din buffalo. Nung ako is nasa Pinas, isa lang ang alam kong baka. Ayan. Yung galing dyan sa Pinas. Pero pagdating mo dito, sa or mabigyan ka ng opportunity makapag-abroad sa at ma-assign sa butchery section, maraming bansa. Ayan, iba-ibang klaseng bansa. Meron kaming Brazilian, Brazilian meat, merong South African, may Australian, merong New Zealand, may Pakistan, may Indian Buffalo, may local Holland deal at Indian deal. Ayan, marami. Samantalang kung ikaw is nandyan sa Pinas, pork carcass and beef carcass, kumbaga dito, madadagdagan naman ang iyong knowledge. Kabutcher, kung ikaw ay babae at gusto mo mag-apply or gusto mo mag-try makapag-abroad, may chance ka. Pagdating mo dito or kung saan ka mang bansa na ma-assign, at makapag-work ka sa isang hypermarket, ang iyong magiging trabaho is meat cutter. Hindi ka naman obligahin na magtastas. Meron kasi namang naka-assign na magtatastas ng mutton, ng lamb, ng carcass ng beef. Ayan. Pero it's up to you pa rin. Siyempre, kung gusto mong matuto, again, advantage mo yan. Ang number one na magiging trabaho mo, syempre dito, is mag-a-assist ka din ng customer. Kagaya ng ginagawa mo kung ikaw ay nandyan sa Pinas. Ayan, mag-a-assist ng customer, mag-aayos ng displays, counter area. Bukod sa counter area, meron din kaming mga chiller dun sa labas ng aming counter area. Ilang chiller yun? Didisplayan mo yun ng minced beef. Iba-ibang bansa yung i-display. Ang makaka-relate dito is yung mga nasa meat shop, kagaya ng Monterrey Meat Shop. Nung ako ay nasa Monterrey, yan po, ulitin ko, ang Monterrey is magandang maging training ground. Marami kang matututunan. Details per details talaga ang ituturo sa'yo. Siyempre, nasa sa'yo pa rin yan, kung gusto mo talagang matutunan, willing kang matuto, alamin mo lahat. Pagdating mo dito, gagawa ka ng IPC. Ano ba yung IPC? Mga kabutcher ng Monterrey, ang IPC is Individual Portion Cut. Yan. Yung magkakat ka, ilalagay mo sa styro, irarap mo ng cling wrap, lalagyan mo siya ng fries at i-display sa chiller sa labas. Yan. Kung dito, marami kasing bansa. Bawat part, lahat ng bansa meron yan. Kung topside, may topside kami ng Brazil, may topside kami ng Australian, may topside kami ng South African, may topside kami ng New Zealand. Lahat ng part, ayan. Meron din kaming sirloin, lahat ng bansa. Ayan. Lahat yun ng part, ikakat namin, ilalagay sa styro, irarap, at i-display sa aming chiller sa labas ng aming counter area. At isa pa na magiging work mo kung ikaw ay nasa abroad, sa butchery section, is ang gumawa ng paperworks. Ayan, ang gumawa ng paperworks. Ikaw ang gagawa ng production. Yung mga timbang ng iyong mga dinisplay mula umaga hanggang hapon, gagawa ka ng production pagdating ng gabi. Ayan, yan ang number one din na trabaho or ginagawa ng lady butcher dito. Bago pa lang, sobrang na-stress talaga ako sa paggawa ng production. Grabe. Nahirapan ako. Pero, syempre, kapag willing kang matuto, matututunan mo naman. Ngayon, okay na. Natutunan ko na siya. Lahat naman ng bagay is natututunan. Kapag gusto. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Kaya ka butcher,
kung ikaw ay babae, may chance ka na maging butcher, may chance ka rin na makapag-abroad. Katunayan yung aking kasama sa Monterrey Meat Shop nung ako ay nag-work. Siya is nabigyan din ng opportunity na makapag-work sa isang butchery section. Sa Qatar naman siya na-assign. Siya nga po pala, hindi naman lahat ng hypermarket at supermarket dyan sa Pilipinas is gumagawa ng IPC. Ako po is na-assign sa Pure Gold, may Kawayan, Valenzuela. Wala kaming chiller sa labas ng aming counter area at hindi kami gumagawa ng IPC. Kumbaga ako is natuto, nung ako ay nasa Monterrey Meat Shop, meron kasi kaming mga chiller at freezer at gumagawa kami ng IPC at doon din ni-display. Nung ako ay ma-assign sa SM Hypermarket Marilao, ayan, bukod sa aming counter area, meron kaming chiller dun sa labas ng aming counter area at kami ay gumagawa ng IPC. Kung ikaw is na-experience mo na makapag-work sa SM Hypermarket at sa Monterrey Meat Section, sinisigurado ko sa'yo. Pagdating mo dito sa abroad is madali na para sa iyo. Konting aral na lang. Lahat naman is natututunan. Konting adjust na lang, okay na okay ka na. Ang Pilipino naman kasi is madaling matuto. Napakadaling matuto, napakadaling mag-adjust. Ang Pilipino is hardworking. Kaya gusto tayo, tayo mga Pilipino. Pagtrabaho is ka-butcher. Kung gusto mo talagang maging butcher at gusto mong makapag-abroad, try lang ng try, apply lang na apply, huwag magsasawa. In God's time, may bibigay rin yan, matutupad din yung iyong ninanais ng iyong puso. Kaya huwag magsasawa. Lagi mo lang tatandaan is matutong magtiwala sa sarili. Ayan. Kung ikaw naman is mabigyan ng opportunity na makapag-abroad, ang advice ko sa iyo is kailangan is matapang ka. Malakas ang loob. Ayan. Matibay ang dibdib. Dahil pag dating mo abroad, is mag-isa ka lang. Kailangan mong maging independent. Dadating yung time na sobrang makakaramdam ka ng lungkot. Ayan, yung homesick. Yung merong time na nararamdaman ko, gusto ko na umuwi. Pero kailangan, huwag kang magpapatalo. Siyempre, mag-iisip ka na lang ng masasayang bagay para hindi ka malulungkot. Ayan, yan ang number one mong kalaban. Kailangan disidito ka talaga na malayo sa iyong pamilya. Ang pagiging OFW is isang sakripisyo dahil malalayo ka ng mahabang panahon sa iyong pamilya. Mga kabutcher na gustong mag-abroad, lagi mong tatandaan na panatiliin mong malusog ang iyong kalusugan, panatiliin mong malakas ang iyong pangangatawan. Dahil dito sa abroad, mahirap ang magkasakit. Nag-iisa ka lang, walang mag-aalaga sa'yo. Kung may nararamdaman ka, kailangan mo agad-agapan inuman ng gamot. Or kung may sakit ka, ikaw lang mag-isa ang pupunta sa hospital. Kaya kailangan is alam natin kung paano gamutin ang ating sarili kapag may nararamdaman ka na, agapan mo na, inuman mo na ng gamot. Dito sa ibang bansa, kailangan talaga magiging independent ka. Kasi malayo tayo sa ating pamilya, walang mag-aalaga sa atin. Ayan, kaya kailangan panatiliin natin malakas ang ating katawan. Always stay positive. Kabutcher, kung ang tanong mo is wala kang pang experience pero gusto mong maging butcher, yan ang magiging topic ko sa susunod na aking video. In my next video, pakiabangan kung ano-anong company ang tumatanggap ng walang experience. Ayan, hintayin nyo yan. Yan ang aking susunod na video. Hanggang sa muli, ako ang inyong lingkod na si Raquel Tubig na palaging nagsasabing always stay positive at matutong magtiwala sa sarili. Thank you for watching. Until next video. Thank you.
Thank you.